ating lahat, mga kapatid. Si Jesus ay buhay at buhay magpakailanpaman. Amen, mga kapatid. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. At dahil si Jesus po ay buhay, at siya ay buhay magpakailanpaman, Happy Resurrection Sunday po sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi na po tayo nababaguhan. Ano po, mga kapatid? Kasi linggo-linggo naman po eh, sineselebrate natin si Jesus. Amen, mga kapatid. At dahil si Kristo po ay buhay, pinasasabi po sa inyong ni Lord, mga kapatid, ikaw ay pinalakas, pinalusog, pinagpala, pinaburan, pinapaging matuwid, pinabanal, tinubos, tagapagmana, ginawang anak. Amen, mga kapatid. Amen. Pinagpala at pinaburan, pinalaya, may buhay na walang hanggan at walang hanggang kaligtasan. Amen. Minsan papalakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, ang lahat ng yan ay resulta at bunga ng tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Welcome po sa Jesus Our Abundant Life Church. At gaya po ng lagi natin sinasabi linggo-linggo, wala po tayong ipinapangaral sa church na ito, kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ang tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay, sapagkat naniniwala po tayo na ang mensaheng ito ay kalakasan para sa mga mananampalataya. Sino po dito nanampalataya na? Amen. At kaligtasan din sa mga hindi pa ligtas. Gaya po na lagi natin sinasabi, please do like and share our message para mas marami po ang makinabang. Amen, mga kapatid. Ready na po ba tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid? Amen. Diretso na po tayo. Tayo po ay nasa ating Freedom in Christ series pa rin. At ngayon po tayo ay nasa chapter 5 na. Praise God. Malapit na tayong matapos kasi hanggang chapter 6 ang aklat ng Galacia. Tayo po ay nasa Freedom in Christ series natin at pag-usapan po natin ngayon ang mensahe na may pamagat na stay free. Sabihin mo kasi yung katabi, stay free kapatid. Yan. Hindi po ito yung stay free na nabibili sa grocery. Meron pa ka po ngayon gayon? Wala na. Wala na. Carefree. Yan. Stay free. Ano pong sabi dyan? Manatiling malaya. So, taas nga po ang kamay ng mga malaya. Amen. Amen. Dahil malaya ka na, malaya mo, may tataas ang iyong mga kamay kasi hindi ka naman nakaposas. Tama, mga kapatid? Amen. Tama po ba? Amen. So, sundan niyo po ako, mga kapatid, as I read Galatians chapter 5, verse 1 to 12. So, Christ has truly set us free. Now, make sure that you stay free and don't get tied up in slavery to the law. Listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen away from God's grace. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. You were running the race so well. Who has held you back from following the truth? It certainly isn't God. For he is the one who called you to freedom. This false teaching is like a little yeast that spreads through the whole batch of dough. I am trusting the Lord to keep you from believing false teachings. God will judge that person, whoever he is, who has been confusing you. Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised, as some say I do, why am I still being persecuted? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ, no one would be offended. I just wish that those troublemakers who want to mutilate you by circumcision would mutilate themselves. Mga kapatid, ito pong mga talata na binasa natin from Galatians chapter 5 verse 1 to 12 ay napakalinaw naman po na tayo ay malaya na dahil kay Kristo.
Ayun mga kapatid, at dahil tayo ay malaya na, inuutusan po tayo sa estado na tayo ay manatiling malaya. Tama mga kapatid? Kaya sa umaga pong ito, pag-usapan natin, for us to stay free, pansinin po natin or alalahanin po natin yung mga importanteng tagubilin sa atin ni Pablo. Una mga kapatid, alalahanin po natin the instruction to which we are called. Meron pong tagubilin si Pablo ng pagkatawag sa atin. Ano pong sabi sa verse 1? So Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Kung maaalala niyo mga kapatid, ito pong Galatians chapter 5 verse 1 ay konektado doon sa pinag-aralan natin last Sunday. Saan po tayo natapos last Sunday? Galatians chapter 4 verse 31. Kung hindi po maaalala, tinuro po ni Pastor Rodel that we are children of the free woman. Amen mga kapatid. Therefore, we are children of promise. Kaya't pagdating doon sa Galatians chapter 5 verse 1, may urgent and specific instruction po si Pablo. Ano mga kapatid? Meron siyang instruction o meron siyang utos. Ang tanong, mahalaga po ba yung instruction? Mahalaga po yung instruction kasi yung instruction ang magsasabi kung paano mo gagawin ng isang bagay. Sino po ditong estudyante? Uy, may baon na naman kayo bukas. Yan. Kung ikaw ay estudyante, napakahalaga ng instruction. Sapagkat yung instruction ang makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng kaalaman at kakayahan sa edukasyon at sa iyong trabaho. Tama mga kapatid? Sino po mahilig magluto? Sana all. Kung po'y mahilig lamang kumain. Kung mahilig ang magluto, napakahalaga ng instruction. Kasi dun sa instruction na kasalalay ang magiging resulta na kung ano mang recipe or menu na gusto mong lutuin. Tama mga kapatid? So ibig sabihin, failure to follow instruction may lead to destruction. Kaya napakahalaga yung instruction mga kapatid. At dito po sa Galatians chapter 5 verse 1, yan po yung mahalagang instruction ni Pablo. Una, may mahalaga siyang instruction sa atin, sa ating calling or yung pagkatawag sa atin. Balikan po natin yung verse 1. Ano bang pagkatawag sa atin? So Christ has truly set us free. Ang linaw naman mga kapatid na ang pagkatawag sa atin ay tayo ay pinalaya dahil kay Kristo. Ang direktiba ni Pablo with regards to our calling ay tayo ay malaya na kay Kristo. Tama mga kapatid, wala pong mahirap doon. Sa ibang version nga, ang sabi, it was for freedom that Christ set us free. So malinaw po na pagdating sa ating calling, may malinaw na instruction si Pablo at ang malinaw na instruction, maging malaya tayo. Ayan mga kapatid, ano ba yung freedom? Ano ba yung mga kalayaan na tinubos ni Kristo para sa iyo at para sa akin? Ayan mga kapatid, una, freedom from wrath of God. Yun po ang sabi ng Romans 5:9 and 1 Corinthians 3:5. Tayo po ay ligtas na sa puot ng Diyos. Hindi na masama ang loob ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi na galit ang Diyos sa iyo at sa akin. Ayan mga kapatid, palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Yan yung kalayaan na mayroon tayo. Pangalawa, freedom from power of sin. Sabi sa Romans 6:14, we are no longer under law but under grace. Kung dati si sin ang master natin, ngayon si sin can no longer manipulate you and me. Amen mga kapatid, sapagkat tayo ay malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan. Pangatlo, freedom from curse of the law. Sabi po ng Galatians chapter 4 verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. Ngayon sineselebrate po, o ang mundo ay nagselebrate ng Holy Week, yung death and resurrection ni Jesus, sapagkat doon po sa cross si Kristo ay naging sumpa. At dahil naging sumpa si Kristo, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, wala na sa anumang sumpa, ang natitira na lamang lahat ay pagpapala. Amen mga kapatid. Hallelujah. Freedom from Satan's power and his demon. Sabi po ng 1 John 5:18, even the devil cannot touch you. Kaya nga kahit lumakad ka sa dilim, hindi ka matatakot kasi hindi ka kayang salingin or saktan ng
Diablo. Ano pa mga kapatid? Freedom from judgment and condemnation. Wow, ang ganda nito mga kapatid. Sa sino mang nakipag-isa kay Kristo, wala nang natitirang anumang paghatol sa sino mang nakipag-isa kay Kristo. Amen mga kapatid. Freedom to live a new kind of power. Sapagkat sabi dun sa Acts 1:8, we receive the power of the Holy Spirit. Kaya nga ikaw, hindi mo kailangang magpapako dun sa krus para patunayan na kaya mong mag-stay dun sa initan. Hindi po natin kailangang gawin yun, mga kapatid. Wala tayong kailangang patunayan sapagkat ang malinaw, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa iyo at nasa akin. Amen, mga kapatid. Freedom to love and give oneself to others. Wow, ang ganda nito. Sabi dun sa 1 John chapter 4, verse 7, Beloved, let us love one another. Dun sa John 13:34, di po ba? A new command I give you, sabi ni Jesus. Yan na lang po yung command. Love one another. Diyan po nakapaloob ang lahat ng command sa atin under the new covenant. Love one another. Sabi mo sa iyong katabi, I love you kapatid with the love of God. Amen mga kapatid. Nasa na tayo. Freedom of immediate access to God the Father. Bakit sabi ng Ephesians chapter 2 verse 18, dahil kay Kristo tayo ay nakakalapit sa Ama dahil iisa yung Espiritu na nasa atin. Any time of the day, 24/7, pwede kang lumapit sa Diyos. Hindi siya nagla-log out. Hindi siya nalolobat. Hindi siya na-empty bat. Hindi siya nauubusan ng load. Hindi siya na-out of the coverage area. Amen mga kapatid, 24/7, malaya tayong makakalapit sa presensya ng Diyos. Amen, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah, thank you Lord. Ano pa? Freedom to relax in God's presence and enter His rest. Tignan nyo nga ang mga tayo ninyo ngayon. Pahinga. Diga po kayo ay? Pahinga. Pahinga. Sapagkat sa Matthew 11:28, yan po ay invitation ni Jesus doon sa mga heavenly burden. Eh, ayaw po ni Kristo na tayo ay nabibigatan. Amen mga kapatid. Freedom from poverty and blessing to enjoy life. Anong sabi ng 2 Corinthians 8:9? Si Kristo na mayaman ay naging mahirap upang ikaw at ako ay maging mayaman. Kaya pag tinawag ang donya, huwag mong tatanggihan. Ayan naman ang donya, dadaan. Ayan naman ang mayaman. Huwag niyong tatanggihan. Tama? Huwag niyong i-reject, tanggapin ninyo. Kasi yan ang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano pa? Freedom from sickness. 1 Peter 2:24. Hindi mo kailangang hampasin ang iyong sarili sapagkat si Kristo, sa pamamagitan ng mga latay ni Kristo, ikaw at ako ay gumaling. Ang paggaling ay something na hindi mo mangyayari pa lamang in the future. Ito po ay present condition natin dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen mga kapatid. Ano pa? Freedom to live righteous and holy. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin become sin so that in Him we might become the righteousness of God. Ikaw ngayon ay katuwiran mismo ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi ka lamang ibinilang na matuwid. Tama mga kapatid? In-impart sa'yo ang mismong katuwiran ng Diyos. Sabi ng Ephesians 4:24, kaya nga sabi doon sa Ephesians eh, So put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Amen mga kapatid. Happy ka kayo. Amen. Mga kapatid, yan po ay mga dakilang kalayaan na mayroon tayo. At napakarami pa mga kapatid, kulang po yung oras para ilagay natin lahat ang napakaraming kalayaan, result na ng pagpapalayang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Eh ang tanong mga kapatid, bakit may tagubilin si Pablo pagdating sa ating kalayaan? Tayo'y pinaalalahanan. Ano nga po yung paalala sa atin? Tayo ay manatiling malaya. O yun yung calling natin, tayo ay malaya. Kasi mga kapatid, yung pong kalayaan ay napakadali na at nating isuko. Bakit mga kapatid?
prone tayo na ilagay yung mga kabigatan natin sa buhay, sa ating mga balikat, sa mga sarili nating lakas at kakayahan. Pag kami mga overwhelming circumstances tayo, minsan ang tendency natin ay bunuin or makipag-wrestling sa anumang overwhelming circumstances na mayroon tayo. Nakakalimutan natin na may Kristo na nagdala at kumuha ng lahat ng ating mga kabigatan. Amen, mga kapatid. That is why napakahalaga ng instruction ni Pablo sa atin na tayo ay manatiling malaya, na tayo ay pinalaya na. Madali tayong maakit ng iba't ibang tinig at boses na nasa ating paligid. At kapag narinig po natin itong mga tinig at boses na ito, madali tayong natutukso. Ibig nga po natin natutukso. Saan ka natutukso? Doon sa work ethic engine. Kaya ko to. Ako na lang. All by myself. Alone. Di ba mga kapatid? Mahilig po tayo na pagka may mga di pangkaraniwan o mahihirap na sitwasyon sa buhay natin, natutukso tayo na dalahin natin sa pamamagitan ng mga sarili nating lakas at kakayahan. Amen mga kapatid. Kaya napakahalaga po na nagsisikap tayo minsan na ma-earn natin yung approval through performance. We tend to place ourselves under the law or by works. At nagkaroon po ng tagubilin si Pablo with regards to our calling. Kasi napakamapanganib po na gawin natin yan sa relasyon natin sa Diyos. Amen mga kapatid. Kaya may tagubilin siya with regards to our calling. Ano nga po ang calling natin? Tayo ay malaya. Hindi lamang po with regards to our calling, letter B, or number 2, our commitment. Kung itutuloy po natin yung ikalawang bahagi ng verse 1, ang sabi po doon, now make sure that you stay free. Christ has truly set us free. Now make sure that you stay free. Ang commitment natin mga kapatid ay manatili doon sa estado na tayo ay malaya. Dapat dedicated tayo or gawain natin, duty natin ang maging malaya. Huwag tayong padadala sa mga paniniwala or konseptong nagiging katanggap-tanggap tayo sa Diyos through our performance. Ngayon mga kapatid, ay gusto kong sumali sa napakaraming ministry sa church. Kasi ang feeling mo, pogi points at ganda points kay Lord yan. Para mapalapit ako kay Lord. Huwag tayong padaya sa mga maling paniniwala na ganun mga kapatid. We must remind ourselves with regards to our commitment. Ano yung commitment natin? Of being free. Stay free. Tama mga kapatid. Ito po yung instruction ni Pablo, hindi lang sa mga taga Galacia. Ito po yung instruction ni Pablo sa sino mang sumampalataya kay Kristo. Na dapat committed tayo or lagi tayong nandun sa estado ng pagiging malaya. So mga kapatid, meron pong urgent and specific instruction si Pablo with regards to our calling, with regards to our commitment, and number 3, our caution or pag-iingat. May pag-iingat, may tagubilin pa rin si Pablo. Sabi po doon sa ikatlong bahagi ng verse 1, so don't get tied up again in slavery to the law. So ikaw ay tinawag na malaya, malaya ka na kay Kristo, manatili kang malaya, at huwag na huwag ka nang paaalipin muli. Yun po yung pag-iingat mga kapatid. Mahalaga, yung pong kalayaan ay something na hindi po natin dapat tinatake for granted. It must be vigorously guided. Kasi marami nga pong mga sitwasyon sa paligid na maaring makanakaw nung kalayaan na mayroon tayo kay Kristo. Amen mga kapatid. So to stay free, atin pong alalahanin or pansinin po natin yung instruction with regards to our calling, our commitment, and our caution. Meron po ba tayong natutunan mga kapatid? At tandaan niyo po, wala pong lumalaya na nagpaplano na makulong ulit. Tama mga kapatid, kung ikaw ay pinalaya ni Kristo, ay manatili kang maging
malaya, sapagkat wala pong napapalaya ang nagpaplano na siya ay makulong ulit. So wag po nating hayaan na manakaw yung mga kalayaang binayaran ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid. Oh, praise God. Roman numeral number 2. Ano ba po yung pansinin natin o dapat nating alalahanin? The admonition to the consequences or dangers of the law. Ano po ba pag sinabing admonition? Matinding. Paalala. Tama? O matinding pakiusap. Ano po ba yung matinding pakiusap ni Pablo doon sa verses 2 to 6? Ang sabi po ni Pablo, listen, I, Paul, tell you this. If you are counting on circumcision to make you right with God, then Christ will be of no benefit to you. I'll say it again. If you are trying to find favor with God by being circumcised, you must obey every regulation in the whole law of Moses. For if you are trying to make yourself right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have fallen from God's grace. But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there's no benefit in being circumcised or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. Mga kapatid, in telling the Galatian church the danger or yung admonition, yung matinding paalala ni Pablo, gumamit si Pablo ng kanyang authority. Sabihin nga po natin authority. Tanong, meron po bang authority si Pablo? May authority po ba si Pablo na matinding paalalahanan yung Galatian church? Meron po, kasi kung matatandaan niyo po, doon pa lamang sa Galatians chapter 1 verse 1, diga sabi ni Paul, ang pagkahirang sa kanya bilang apostol ay hindi naman ayon sa pagkatawag ng tao. Siya ay pinili ng Panginoong Jesus at ng Diyos Ama. Nakuha ni Pablo ang mabuting balita by revelation. Hindi po ito kinopya lamang ni Pablo. Siya ang nagturo at nangaral ng mabuting balita. Siya ang unang nagparating ng message of grace sa mga taga Galacia. So may authority po si Pablo kasi alam ni Pablo ang kanyang subject matter. Even nga yung law, alam ni Pablo. Kaya meron siyang authority. Kaya nga ang sabi niya dun sa verse 2, listen, I, Paul, tell you this. Sa Tagalog, makinig kayo. Sabi mo siya katabi, makinig ka ba? Kasi natutulog na yan. So in exercise ni Pablo ang kanyang authority para paalalahanan ang mga taga Galacia. Alam ni Pablo ang kanyang subject matter. Bakit mga kapatid? Sabi ni Pablo, makinig kayo. Saan? Saan kayo dapat makinig? Makinig kayo dahil mayroong panganib na dulot ang pagpapasailalim sa kautusan. Tama mga kapatid? Ano yung unang panganib? Yun, nailista ko pala. Sabi, unang danger or consequence ng law, Christ will be of no benefit to you. Ginamit ni Pablo yung kanyang authority para matinding paalalahanan or warningan ang mga taga-Galacia na kung sila ay magpapasailalim sa kautusan or pagsunod gaya ng pagpapatuli as part of being right with God, binabaliwala nila si Kristo. Wala palang saysayang ginawa ni Kristo sa katuwiran ng mga mananampalataya. Sapagkat ang kailangan pala ay sumunod ka sa kautusan gaya ng pagpapatuli. Eh bakit nagkaganon mga kapatid? Sa pag-aaral man po natin ng Galacia, alam naman po natin na mayroong mga kontrabida doon sa gawain ni Pablo. Tama mga kapatid? Mayroon kasi mga Judaizers na nagsisimulang magturo sa mga Kristiyano doon sa Galacia. Ano yung turo ng mga Judaizers? Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you can't be saved. Itinuturo nila na yung circumcision ay part
ng kaligtasan. Kaya ito ay mariing nilabanan, kaya ito ay mariing nagpaalala si Pablo sa mga taga Galacia. Bakit? Bakit kinailangan gawin ni Pablo yun? Kasi yung itinuturo ng mga kontrabida ay salungat naman sa unang itinuro at napakinig na mga taga Galacia ayon sa pangangaral ni Pablo. Amen, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin, mga kapatid, iginigit ni Pablo na hindi kailangan yung pagpapatuli para sa kaligtasan at katuwiran ng isang tao. Iginigit ni Pablo na walang anumang pagsunod sa kautusan gaya ng circumcision pagdating sa kaligtasan at katuwiran. Ayan, mga kapatid, kit matindi yung paalala ni Pablo doon sa panganib na dulot ng pagpapasailalim sa kautusan. Mga kapatid, bilang mananampalataya ng biyaya, sino po dito mananampalataya ng biyaya? Mayroon din po tayong authority. Amen? Upang warningan or magbigay ng matinding paalala yung mga mananampalataya na gustong magpasailalim sa kautusan. Doon po sa ating mga kaibigan, sino po may kaibigan? May mga kakilala tayo, tama mga kapatid, na hanggang ngayon ay nasa mixture teaching. Pwede po natin silang paalalahanan kung ano ba yung tunay na mabuting balita. Ipaalala na hindi na walang anumang pagsunod sa kautusan ang may kinalaman sa kaligtasan at katuwiran ng isang tao. Eh, mga kapatid, so in admonition to the consequences or dangers of the law, pinakita po ni Pablo yung kanyang authority. Kasi alam niya yung kanyang sinasabi, alam ni Pablo yung tunay na mabuting balita. Pangalawa, paano pinakita ni Pablo yung kanyang admonition? By emphasis. Pagbibigay, diin. Ano sabi doon sa verse 3? I say it again. Tingnan nyo, inulit ni Pablo, if you are trying to find favor with God by being circumcised, yun po yun, sabi ni Pablo, inuulit ko sa inyo, alin po ba yung binigyang diin ni Pablo dyan? E di yung sinabi niya dun sa verse 2, na kung kayo ay magpapasailalim sa kautusan gaya ng pagpapatuli, sinasabi ko ulit sa inyo ngayon. Ibig sabihin, binigyang diin po ni Pablo, bakit po ba inuulit ang isang bagay? Para maalala. At saka ito ay mahalaga. Tama, hindi mo naman kailangang ulitin kung ito ay hindi mahalaga. So mahalaga yung paalala ni Pablo dun sa verse 2, kaya pagdating dun sa verse 3, binigyang emphasis ulit ito ni Pablo. Yung verse 3, yung sinabi niya dun sa verse 2, yung pagsunod sa kautusan gaya ng circumcision, na kung nagnanais kang makuha ang pabor at pagpapala ng Diyos, kailangan mong sundin ang buong kautusan. Hindi lamang yung circumcision. Mga kapatid, sapagat yung circumcision po is just a small part of the whole law. Tama mga kapatid? Eh ano yung danger na gustong diinan ni Pablo dyan? Yun po, yung pangalawang danger. You are obligated to obey the whole law. Anong sabi dun sa verse 3b? You must obey every regulation in the whole law of Moses. Yun ang panganib na dulot na kung gusto mo dyan ka sa ilalim ng kautusan, ay hindi naman circumcision lamang ang kailangan mong sundin. Tama mga kapatid, sapagkat ang circumcision ay isa lang maliit na bahagi ng buong kautusan. Yung pagsunod sa kautusan gaya ng circumcision, yun ay hindi mo pwedeng sabihin na yun yung paraan ng Diyos para ikaw ay paboran ng Diyos. Sapagkat kung ang gusto mo sa kautusan, obligado ka ngayong sundin ang kautusan. So ito po'y diniinan ni Pablo, particularly yung circumcision. Bakit po ba laging circumcision ang binabanggit? Eh kasi noon po, sa panahon ni Pablo, yun ang controversial at yun ang paborito ng mga legalist. Tama po, pero sa totoo lang, ang dami naman. May mga dietary, no? May mga ceremonial, may mga religious feast, at napakarami pang ibang mga
kautusan. Na kung susundin nyo yung circumcision, ay obligado kayong sundin. Ilan nga po yung kautusan? 613. Kaya nga sabi ni James doon sa James 2:10, "For whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is guilty of breaking all of it." Kaya napakatindi po at napakabigat ng kautusan. Kaya sabi ni Pablo, ang tanong ay kaya mo kang sundin lahat? Ay dun nga sa 10, ikaw ay sablay. Tama, sa 10, hindi mo nga ma-perfect yung 10. Ay paano pa yung natitirang 603? Tama ka po nga kang English? Sa 10, ikaw ay sablay. Ay 613 nga, ay paano yung 603? Abay, mag-isip ka. Tama mga kapatid, abay, mag-isip ka. Gaya ng katuwiran na hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, gaya ng circumcision, ang pagpapala at pabor ng Diyos ay hindi rin sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan like circumcision. So yun po yung napakahalagang punto na diniinan ni Pablo. Pangatlo mga kapatid, ano yung pangatlong danger? You have been cut, ito matindi, you have been cut off from Christ. You have been fallen away from God's grace. Ano pong sabi dun sa verse 4? "For if you are trying to make yourselves right with God by keeping the law, you have been cut off from Christ. You have been fallen away from God's grace." Gawin natin simple mga kapatid. To add circumcision is to lose Christ. To seek to be justified by the law is to fall from grace. Yun po yun mga kapatid. Sapagkat kung by works ang kaligtasan at katuwiran, imposibleng matanggap mo si Kristo by faith. Tama po mga kapatid? Imagine mo matapos mong aminin na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, eh ngayon naman, nagnanais kang sumunod sa kautusan gaya ng circumcision as way of salvation. Bigay kalaking kabalintunaan. Ano mga kapatid? Kailangan mong pumili between religion of works or religion of grace. Tama po? E sino po bang pinatutungkulan dun sa verse 4? "For if you are trying to make yourselves right with God," sino po bang pinatutungkulan ni Pablo dyan? Yung actual Christian church like Galatian. Tama mga kapatid? Yun po yun mga kapatid. Bakit? Nagsimula silang tumalikod sa gracious provision ng Diyos for sin and turn back to law keeping as a substitute. Tinalikuran nila yung magandang balita na una nilang narinig, tinanggap at pinakinggan nila sa pangangaral ni Pablo. So ito ay nabaliwala ang lahat ng sakripisyo ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo dun sa Galatians chapter 1 verse 6, ano sabi ni Pablo? "I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel." Pambihira kayo mga taga-Galatia. Matapos ninyong marinig at tanggapin ang mensahe ng biyaya, napakabilis ninyo itong talikuran at ipagpalit at gumaling sa gawa or pagsunod sa kautusan sa halip na kayo ay magpatuloy doon sa mabuting balita na una naman ninyong tinanggap at narinig nang ako ay mangaral sa inyo. Tama mga kapatid? Yun po yun mga kapatid, nalalayo sila doon sa tunay na mensahe ng mabuting balita. Nalalayo sila doon sa mensahe ng biyaya sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay. Yun po yung ibig sabihin mga kapatid. Yun yung isa sa panganib na dulot kung ipagpipilitan na magpasailalim sa kautusan. Kaya nga po mga kapatid, kung inyo pong mapapansin, sino po dito mapunahin? Kahit sinong tumayo dito sa pulpito, sino pong gustong mag-volunteer? Ano nga, Pastor Roden, Pastor James, sino kayang gustong mag-volunteer?
Pansinin niyo po, kahit sinong gustong tumayo o tumayo dito sa pulpito para magturo, dito po sa ating church, wala po tayong ibang mensaheng pinangihikayat. Tama po, wala po tayong ibang ibinibida. Si Kristo lamang at ang kumpleto at tinapos niyang gawa doon sa krus. Amen, mga kapatid. So, pinakita po ni Pablo yung kanyang admonition sa consequences or dangers of the law by authority and emphasis. Eh kung itutuloy po natin yung verse 5, ano pong sabi dun sa verse 5? But we who live by the Spirit eagerly wait to receive by faith the righteousness God has promised to us. For when we place our faith in Christ Jesus, there is no benefit in being circumcised. Ang linaw naman, or being uncircumcised. What is important is faith expressing itself in love. So dinilinan po ni Pablo at ipinaliwanag na hindi naman ang mahalaga ay kung tuli ka or supot ka pa. Hindi yun ang nagmamatter. In fact, sabi niya doon sa Galatians chapter 3 verse 28, anong sabi niya doon? There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Hindi po mahalaga kung ikaw man ay circumcised or uncircumcised, kasi ang pinakamahalaga ay ano? Pananampalataya. Tama mga kapatid, ang katuwiran na mayroon tayo ngayon ay hindi naman natin pinagsikapan, hindi natin yung pinagtrabahuhan, hindi yan bunga ng ating mabubuting gawa o pagsunod sa kautusan. Ito ay purong biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Eh mga kapatid, ang righteousness na mayroon tayo ngayon ay tugon ng Diyos, regalo ng Diyos dahil nag-respond tayo in faith. Amen, mga kapatid. Wala kang ambag. Sabi mo siya, katabi, wala kang kontribusyon. Kaya't huwag kang epal. Tama po, mga kapatid. Tignan niyo po, anong sabi? Ang lilaw po ng Galatians chapter 2, verse 16, sabi ni Pablo, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Ano nga pong malabo doon, mga kapatid? Eh, hindi ka po'y malinaw pa sa sikat ng araw na tayo ang tao ay napapawalang sala dahil sa pananampalataya. Kaya't hindi ang nagmamater eh kung tuli ka man, o supot ka man, o sumusunod ka man sa mga kautusan. Tama mga kapatid, ang mahalaga ay pananampalataya. Ayun mga kapatid, lagi po nating tandaan, when it comes to righteousness, when it comes to justification, when it comes to our salvation, it is always by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The law or yung works has nothing to do sa ating salvation. So gamitin natin yung authority natin, mga kapatid, saan? Yung doon laban doon sa mga mensahe na opposed doon sa finished work ni Jesus. Huwag tayong pumayag. Tama, sabihin sa kami, huwag kang pumayag. Diba? Huwag tayong pumayag. Gamitin natin yung authority natin doon sa mga mensahe na salungat sa mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. E paano mo gagamitin yung authority mo, kapatid? Sigang hilig mo namang mag-cellphone. Nakakalimutan mo na nga kumain. Eh, paano may papakita yung authority mo? Eh, di i-post mo yung finished work ni Jesus. Eh, di i-share mo. Bago pa nga pumumulat ang mata natin, ang dami na natin makikita ang post ni Pastor. Hindi mo na maintindihan kung alin ang iyong uunahin. Pag i-post mo naman ang sunod-sunod, hindi na din agad makikita. Pero, kailangan po nating gamitin yung authority natin by posting, sharing, and liking yung mga full grace message. Kung magpo-post ka rin lang naman,
Huwag nga nga, ikaw'y kakain sa restaurant eh. Nakakalimutan mo mag-pray. Pero hindi mo nakakalimutan mag-picture. Tapos mamaya makita mo naka-my day. E di, i-my day mo din. Tama mga kapatid? Yun mga kapatid, yun yung tamang paggamit natin ng ating authority. Tayuan natin, huwag tayong magpabaya sa napakagandang mensahe ito ng pagpapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen mga kapatid. So alalahanin po natin, for us to stay free, alalahanin po natin, number one, the instruction to which we are called, our calling, our commitment, our caution. Pangalawa, the admonition to the consequences or dangers of the law. Paano? By authority and emphasis. Alalahanin po natin o ipaliwanag po natin doon sa mga kilala natin, kapamilya, kaibigan, the barkads, circle of friends, office mate. Yung dangers kung magpapasailalim sa kautusan. At pangatlo, mga kapatid, parang ang bilis po ba? Hindi naman po, tama lang. Number three, punta po tayo sa number three. The persuasion to move away from false teaching. Ito'y kasama sa dapat nating alalahanin. Ano po pag sinabing persuasion? Ito'y matindi rin, matinding panghikayat. Dapat ikaw ay persuaded or talagang disidido or ganun ka karugdob. Bakit mga kapatid? Ano pong sabi dun sa verses 7 to 12? You were running the race so well. Who has held you back from following the truth? It certainly isn't God, for He is the one who called you to freedom. This false teaching is like a little yeast that spread through the whole batch of dough. I am trusting the Lord to keep you from believing false teachings. God will judge that person, whoever he is, who has been confusing you. Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised, as some say I do, why am I still being persecuted? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ, no one would be offended. I just wish that those troublemakers who want to mutilate you by circumcision would mutilate themselves. Pagdating dito sa verses 7 to 12, galit yun si Papa P. Matindi na ang pagpapaalala ni Pablo. Matindi na yung panghikayat ni Pablo. Kasi anong purpose niya? Upang ialis at ilayo yung Galatian Church sa panganib na dulot ng maling katuruan na ipinagpipilitan ng mga kontrabidang Judaizers. Kaya galit yun si Papa P. Tama mga kapatid, matindi yung persuasion ni Pablo doon sa false teaching. Ay paano ipinakita ni Pablo yung matinding persuasion niya? Letter A, by rebuking. Ni-rebuke ni Pablo. Saan niyo po unang naaalala yung pag-rebuke ni Pablo? Tandaan niyo po yung Galatians chapter 3, verse 1. Diga po yung sabi ni Pablo doon, mga hangal kayo! Diga? You foolish Galatians, who bewitch you? Sino ka ang mga kumulam sa inyo? Matapos kayong maligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, ngayon ay gusto ninyong bumalik sa kautusan? So tini po, dahil galit yun si Papa P, nirebuke niya ulit ang mga yung Galatian Church. Anong sabi dun sa verse 7 to 8? You were running the race so well. Who has held you back from following the truth? It certainly isn't God, for He is the one who called you to freedom. Maganda na ang simula ninyo, mga taga-Galatia. Ang ganda naman ng reception nyo, ang ganda naman ng pagtanggap ninyo doon sa mabuting balita. In fact, nakikitaan mo kayo ng paglago at pagkatuto. Pero sino ang pumipigil o humaharang sa inyo para magpatuloy? Yun po yung tanong ni Pablo. Narinig at tinanggap ninyo ang mabuting balita patungkol kay Kristo, ay bakit parang tumitigil kayo at gusto ninyong bumalik sa ibang mensahe? Nasa biyaya na kayo? Yan, wala naman akong ibang ipinangaral sa inyo. Ay bakit bumabaling kayo or gusto ninyong bumalik
sa law or sa works, bakit gusto niyo magpailalim sa kautusan? Parang pag nagda-drive ka sa highway, siyempre pag nasa highway ka na ay smooth na yung iyong pagda-drive kasi hindi na yung pag-ganon-ganon. Tama mga kapatid. Yung tipong parang nagda-drive ka sa highway, ay habang nagda-drive ka, may biglang nag-cut sa'yo. At ikaw ay biglang napunta sa kanal at sa bangin. Kaya sabi ni Pablo, parang ganun po yung nangyari sa Galacia. Sinong pumipigil sa inyo, Galatian Church, para kayo ay magpatuloy sumunod sa katotohanan? Eh tiyak namang hindi sa Diyos galing yan. Tama. Sapagkat kayo tinawag para kayo ay maging malaya. So nirebuke po ni Pablo yung mga Galatian Church. Tanong niya, sinong pumipigil sa inyo para ipagpatuloy ninyo, na-enjoy ninyo yung kalayaan ninyo dahil kay Kristo, dahil kayo ay malaya na. Kaya nga doon sa Galatians chapter 4 verse 17, tignan niyo po ang ginawa ni Pablo. Ni-reveal ni Pablo ang tunay na motibo ng mga Judaizers. Nung sabi ni Pablo, those false teachers are so eager to win your favor, but their intentions are not good. They are trying to shut you off from me so that you will pay attention only to them. Ni-reveal ni Pablo ang tunay na motibo nitong mga kontrabidang Judaizers. Pinahahalagahan nga kayo ng mga Judaizers na yan. Ngunit, hindi naman mabuti ang kanilang layunin. Kaya tsak na itong teaching na ito ng mga Judaizers ang pumipigil sa Galatian Church para magpatuloy doon sa mensahe ng mabuting balita ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya't matindi ang pag-rebuke sa kanila ni Pablo. So anong nakita natin mga kapatid, lalo pong luminaw na kapag ang turo ay hindi nakasentro sa finish work, ang turong ito ang magiging dahilan para malayo ka sa mensahe ng biyaya. Tama mga kapatid? Hindi porket sikat ang preacher ay full grace ang kanyang mensahe. Hindi porket well-spoken ang preacher, kahit magtanda dugo-dugo na ang ilong mo at ang tenga mo dyan, ay tama ang mensahe. Tama mga kapatid? Ang totoong nagmamahal, hindi hahayaan na ikaw ay maligaw sa mali. Amen mga kapatid. Salamat at na-reveal po sa atin ang mensahe ng biyaya ng Diyos. Maari po bang palakpakan natin si Lord? Kasi mga kapatid, ito yung tamang mensahe. Nandito tayo sa tamang mensahe. Kaya't sa tindi ng sabihin na nating pagkagalit o pagkainis ni Pablo, ni-rebuke niya yung Galatian Church. Pinagsabihan niya. Sabi nga, pag sinabing rebuke, scold, or ano po ba sa Tagalog ni scold? Sigaw. Para lang magising sa katotohanan yung mga taga Galacia. Huwag po nating tanggapin or paniwalaan yung mga maling turo, yung mixture teaching. Careful po tayo kapag nakikinig tayo. Huwag tayong oo nang oo, hindi porket nabanggit yung grace. Tama mga kapatid? Dapat tayo ay maging mapanuri. Ganun po sa ating magkakapatid. Sino po dito ang magkakapatid? Tayo ay magkakapatid. Tayo ay bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos. Sa practical side mga kapatid, tayo bilang bahagi ng isang malaking pamilya ng Diyos, huwag din tayong magdalawang isip. Hindi naman po masama yung rebuke. Hindi po siya negative. Tama mga kapatid? Or pagsabihan ang mga kapatiran kung kinakailangan. Tama mga kapatid? Kasi minsan po, yung pagsasabi natin, yun yung paraan para sila ay magising. Hindi masama mga kapatid, kailangan pagsabihan kahit pa kung minsan masasaktan ang kanilang ego. Ego lang naman po yan. Tama po mga kapatid, wag po tayo magiging balat, sibuyas. Example, kapatid, wala ko na naman kanina sa church. Hindi po masama yan, hindi po yan condemn.
nation, kinaklaro mo lang, kapatid, bakit wala ka sa church? Baka na-rapture ka na, ba't ako'y naiwan? Tama nga, kapatid. Hindi po yan masama. O kapatid, bakit para lagi kang late? Di kaya ang simula ng service ay praise and worship. Eh, dumating ay closing prayer na. Hindi po masama na tayo ay magpaalala na. Tama mga kapatid? Yes. Kapatid, attend ka naman ng cell. Nami-miss ka na namin. Kasi huli kang umattend ng cell, 2020, pandemic pa. Simula ng pandemic, hindi ka na umattend na. Sel, hindi po masama na tayo ay magpaalalahanan. Tama mga kapatid? Payaga po kayo na pag si Pastor ay nag-send doon sa ating GC, kita-kits po tayo bukas at 9 a.m. Laging ganun eh, may oras. Ano Pastor? 9 a.m. Huwag kayong magalit na lagi ang pinapaalala ni Pastor, tama? Kasi ang tunay na nagmamahal, hindi hahayaan na ikaw ay maligaw. Tama mga kapatid, hindi po masama ang magpaalalahanan. Anong sabi ng Colossians? May scripture po tayo dyan. Colossians 3:16. Let the message about Christ, hindi masamang ipaalala na finished work. Ang lagi nating kinakain at pinagsasalusaluan dito every Sunday. Bakit? Let the message about Christ in all richness fill your lives. Ano yung tagubilin sa atin? Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sabi mo nga sa iyong katabi, kapatid, salamat po sa mga nagsasalita. Gusto na po atay pa. Sabi mo, kapatid, hindi ako masasawa. Magsasawa, palalahanan ka. Tama? Kayo magagalit pagka kayo ay pinapaalalahanan. Tama mga kapatid? So ituloy na po natin. Hindi lang po sila ni-rebuke ni Pablo. Pangalawa, by warning. Ano yung warning? Sabi sa verse 9 to 10. This false teaching is like a yeast. Hindi po Bisaya nagsalita niya. This false teaching is like a yeast that spreads through the whole batch of though. Ano sabi sa verse 10? I am trusting the Lord to keep you from believing false teachings. God will judge that person, whoever he is, who has been confusing you. Bukod sa rebuke sila ay winarningan ni Pablo patungkol sa maling katuruan. Bakit? Yung mga salarin ng legalism ay para daw yeast. Ano ba yung yeast? Pag isinama mo siya dun sa masa, siya ay kakalat at biglang lalaki yung masa. Para siyang cancer. Tama? Na unti-unting sumisira sa cells ng katawan. So, ganyan po ang kayang gawin ng false teaching. Especially, legalism. Ganyan ang ginagawa sa church. Hindi agad nito ina-empower ang church, pero unti-unti lumalaki siya silently at hindi nagtatagal na aapektuhan ang buong church. Pansinin niyo po, dahil sa legalism, ang dami ng mga church na nag-i-split. Hindi po yung gano'n. Madaming church ang nadidivide. Hindi lang nagustuhan ang pwesto ng pulpito, ang gusto'y doon. Umalis ng church, nagtayo ng kanyang church. Hindi nagustuhan ang kulay ng kurtina. Talang gusto niya ay rainbow colors. Umalis ng church, nagtayo ng kanya. Hindi nagustuhan ng pastor dahil nagpipreach ng rubber shoes. Umalis ng church. Naka-rubber shoes ako, Pastor James. Diga? Yan po ay legalism, mga kapatid. Nasaan na ako? So matindi po yung babala ni Pablo sa mga taga-Galacia with regards to false teaching. At mayroon ding paghatol ang Diyos, tama? Hindi tayo nga hatol, pero may paghatol ang Diyos dun sa mga false teachers. Kaya nga sabi niya dun eh, I'm trusting the Lord to keep you from believing false teaching. Pinagkatiwala ni Pablo, ang dami na niyang ginawain, ni-rebuke, pinaalalahanan, winarningan. May tigas ulo yung mga taga-Galacia. Kaya ito yung sasabing ipinagpa sa Diyos na lamang ni Pablo. Tama mga kapatid? Kaya nga po dito sa church, kung inyong mapapansin, maingat din po tayo.
sa ating itinuturo at sa mga tagapagturo. Tama mga kapatid? Maingat tayo, hindi po tayo magpapatayo dito, maging sa atin pong church sa Tingga. Hindi po ako nagpipreach doon ngayon, pero sigurado po ako na finish work ang message doon. Amen mga kapatid? Amen mga kapatid? Bakit? Bakit kailangan maingat tayo? May danger kasi yung mixture or false teaching. Naalala ko minsan si Pastor, nung bagong gawa ng ating church, parang doon banda-banda Pastor, ewan ko kung tandaan nyo. Pag dito tayo nakatingin sa stage, sabi ko kay Pastor, wow, Pastor, ang ganda at ang laki ng ating stage. Ang sarap mag-preach dyan. Sabi ni Pastor, oh nga. Pero hindi tayo magpapatayo ng sino mang tagapagturo dyan nang hindi tinapos sa gawa ni Kristo ang mensahe. Amen? Maingat tayo. Tama mga kapatid? Kung gusto nyo po, at ang mensahe nyo ay finish work, pwede naman. Schedule natin yan. Oh, sino po ang gusto? Taas ang kamay. At ang lahat ay tumahimik. So maingat tayo mga kapatid dahil may panganib na dulot kapag hindi finish work ang mensahe. Tama mga kapatid? Maingat tayo ngayon na naunawanan natin at lumalago tayo sa biyaya. Ito yung mensahe natin linggo-linggo. Kaya kung inyo nga mapapansin, kahit iba't iba ang preacher, iba't iba ang title, pero there is only one message. The finished work of Jesus on the cross and His resurrection. Nothing more, nothing less, nothing else. Jesus, period. Amen mga kapatid. Hallelujah. So pinakita po ni Pablo yung kanyang persuasion sa pamamagitan ng rebuking, warning, at dito po ako magtatapos by opposing. Yehey, matatapos na. Sabi po dun sa verses 11 to 12. Ngayon naman po yung Resurrection Sunday, diga po. Pa naman ako overtime, mo overtime na. Dear brothers and sisters, if I were still preaching that you must be circumcised as some say I do, why am I still being persecuted? If I were no longer preaching salvation through the cross of Christ, no one would be offended. I just wish that those troublemakers who want to mutilate you by circumcision would mutilate themselves. Mayroon po kasing paratang kay Pablo, na si Pablo naman daw po ay nagturo ng legalism. Yun ang paratang ng mga Judaizers. Oo, at one time, kung matatandaan nyo po, number one persecutor pa nga si Pablo. Tama mga kapatid? At one time, noong siya ay hindi pa convert. Tama mga kapatid? Pero na ma-convert na after his conversion, Paul certainly never preached circumcision as a way of salvation. Kaya nga, para patunayan ito, di ka sabi niya dun sa verse 11, kung ako'y nangangaral pa ng circumcision, ay bakit hanggang ngayon, ang dami kong bashers? Tama? Tad-tad ako ng bashers? Kung bakit hanggang ngayon, di kinagagalit nila na ang mensahe ko ay yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? That is why nag-oppose si Pablo doon sa maling paratang sa kanya. In connection po sa buhay natin mga kapatid, ngayon po sa pangangaral natin ng mensahe ng grace, marami rin pong maling paratang sa mga grace preacher. Mali daw ang turo. Kaya umalis, mali daw ang turo. Alay, diyan naman ni kinukonsinti ang kasalanan. Lalo binibigyan ng lisensya para magkasala. Eh dyan naman ay tinuturo ang maging tamad kasi wala na daw gagawin. Kaya nga po kahit yung mga, sino po dito nakaranas kahit BFF mo, iniwanan ka. Dahil magkaiba kayo na mensahe. Sa akin po personally nangyari yan. Dami ko rin bashing na natanggap. Babae daw ako, babae po ako. Hindi ako dapat tumayo. Ayang linaw naman ang sabi kanina, nor male or female, di ka po, for they are all one in Christ. Madami pong ganyan mga kapatid. Huwag din nating tanggapin ang mga paratang na ito. Tama? Pag sinabi nilang, ay kayo na may mga tamad at wala na kayong gagawin, sino may sabi sa iyo? Nek-nek mo. Tama, hindi po tayo tamad. Kaya ka nga gumising ng maagat, narito ka ngayon, tama? Hindi ka tamad kasi gusto mong marinig ang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen mga kapatid.
Mag-share pa rin tayo mga kapatid nung finish work sa mga circle natin. Mag-post, mag-like, mag-share ng turo ng biyaya. Magpatuloy tayong lumago. Pagka may mga opportunity na tayo ay makapag-aral, i-grab po natin yung opportunity. Yan po ipagpapakita na persuasive tayo doon sa false teaching. At dito tayo, persuasive tayo doon sa tamang teaching, yung finished work ni Jesus. Amen mga kapatid, suportahan natin yung mga ministry na walang ibang ibinabahagi kundi ang tinapos na gawa ni Kristo. In closing mga kapatid, anong sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 2:2? For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Ito lamang ang mensahe para malaman ng tao na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili by his own effort. Ito po yung ating ipangalandakan mga kapatid. At bilang mananampalataya sa ilalim ng biyaya, ito lang din ang ating mensahe. Mariin din nating nilalabanan at tinututulan ang mensaheng salungat sa mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo dun sa verse 12, yung mga nanggugulo sa inyo at gusto kayong mapinsala sa pamamagitan ng circumcision, ay sila na lamang ang mapinsala. Again, galit yun si Papa P. Mga kapatid, tandaan po natin, dahil kay Kristo tayo ay malaya na. Taas nga po ng mga kamay ng mga malaya na. Malaya na tayo natanggapin ang lahat ng pabor at pagpapala para sa atin. Malaya na tayo sa lahat ng mga umaalipin at nagpapabigat sa atin noon. Anong dapat natin gawin? Huwag po nating hayaan na manakaw sa atin ang kalayaan ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan o paggawa na nagmumula sa mga sarili nating lakas at kakayahan. Amen mga kapatid. Tandaan po natin, Christ has truly set us free. Now let us make sure to stay free. Amen mga kapatid. Alalahanin po natin the instruction to which we are called, our calling, our commitment, our caution. Tandaan po natin yung admonition sa dangers at consequences ng false teaching. Gamitin yung authority, bigyang diin yung mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. At pangatlo mga kapatid, yung persuasion to move away from false teaching by rebuking, warning, and opposing. Sabi po ng John 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen? Pinalaya tayo ni Kristo, kaya tunay ngang tayo'y malaya. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Ito po yung baunin natin mga kapatid. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go. In Christ, I am free and will stay free forever. Let us pray. Thank you, Lord. Aming Ama, kami pinagpapasalamat sa kalayaan na nai-enjoy po namin ngayon. Salamat, Panginoon. Malaya kami na mag-aral, namnamin, enjoyin ang mensahe, ang purong mensahe ng tinapos sa gawa ni Kristo dun sa krus at muling pagkabuhay. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na amin pong narinig, O God. Salamat na ito po ay patuloy na magbibigay kalakasan sa aming pananampalataya at magiging daan din para sa mga hindi pa ligtas. Sa iyo kapatid na nanonood at nakapakinig ng mensaheng ito, nais mo rin maranasan ang kalayaan na nagmumula kay Kristo. Madali lamang kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, paniwalaan mo ang kanyang tinapos sa gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Kung nagde-desisyon ka, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako po'y makasalanan, wala akong magagawa, hiwalay sa iyo. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyong tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay na nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan at tunay na kalayaan dahil kay Kristo. Sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin, O God. Salamat na araw-araw ng buhay namin ay patuloy lamang naming lalakaran ang kalayaan na mayroon kami dahil kay Jesus.
Sa iyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen.